Good morning! It is Friday. Happy Independence Day sa lahat. It's June 12. And the weather is medyo maulan-ulan. Ang ating kapaligiran ngayon medyo madilim-dilim. Makulimlim ang ating paligid. So, na lang mag-vlog lang kami ngayon. Just to give you or just to share with you our day. So, ito. Ngayon, magluluto kami. Actually, magluluto kami ng Valenciana. I don't know kung alam niyo yung Valenciana or Arroz Valenciana sa mga Katagalugan. Sa amin kasi mga Ilonggo kami. So, we call it Valenciana. Yung recipe na to, actually, ano to, recipe to ng lolo namin, mga ninuno, kanino-nunuan namin. Which is, thank God, buhay pa din naman siya ngayon. Pero may sakit siya. We're praying na maging okay. Kasi medyo maedad na din si Lolo. Nasa 80. 80 na yung edad niya. 85. So, wala lang. Ito, isi-share lang namin sa inyo yung recipe na to. Kung gusto nyo pang manood nito or matuto kung paano lutuin, you can check the description box below. Kasi ilalagay ko yung mga ingredients, pati yung procedure kung paano namin niluto. Okay? Actually, yung kapatid ko ang magluluto. So, sa aming ingredients, meron kami ditong red bell pepper. You can use green bell pepper or both. Green or red pepper. Pwede din yun, pampalasa din yun. And then also, meron kaming raisins. Hindi kasama yan. Bahaw yan. Tsaka hot dog. Ara. Okay, so pangdagdag lang din sa sahog ng ating Valenciana. So actually, you can use yung chorizo bilbao if you want. Pwede din yun. Mas malasa yun. And also, yung malagkit na rice. So yung sa amin, isa sa mga preparation din pala ng malagkit na rice. Una, hugasan nyo muna yung malagkit na rice and then naging ganyan na yung kulay niya kasi nilagyan na namin siya ng food color or ano nga ba yung nilagay mo dito? Aswete. Kasi since wala kaming food color na makita, pwede din yung aswete kasi may dagdag din na lasa yon. And then, nagdagdag din kami dito ng turmeric sa additional color din and also lasa. So, sa pampalasa, meron kaming, of course, nor, pork, at saka magic sarap. So, let's see kung magdadagdag pa tayo ng magic sarap after nitong nor pork. Para mas makulay ang ating arroz Valenciana, meron tayong frozen na green peas. And then, meron din tayong milk. So, yung lolo ko, normally talaga, ito talaga yung specific na gatas na ginagamit niya pag nagluluto siya ng Valenciana. Alpine. Matagal na talaga tong brand na to. So, full cream. Ayan o. Full cream milk ang ginagamit namin para mas creamy din yung ating Valenciana. And kasalukuyan, actually, nagigisa na kami. Yung sahog namin is chicken thigh. So, ginisa namin with bawang and sibuyas, of course. And meron din kaming atay ng manok, liver. Fresh, piliin nyo yung medyo, yung bago talaga. Kapag mamimili kayo nito yung bago, tignan nyo yung hindi siya yung medyo dark na kasi, ano yun, parang teggy. Parang teggy bomb na yun. And also, meron din kaming, hindi mawawala, black pepper, of course. Lalagyan natin habang nagigisa, nilalagyan namin ng black pepper and also salt para may lasa na siya. Yan, yan yung cook natin so ngayon. Yan, siya po yung cook natin ngayon. Export, galing Dubai. Kakabalik lang na lockdown, hindi na nakabalik. Kakauwi. Shout out sa mga OFW na hindi na nakabalik. Dahil nag-lockdown, at hanggang ngayon ay abangers pa sa mga ticket. Kung tutuloy pa ba. Hashtag entry permit sa mga ibang bansa. Yan. Anong masasabi mo sa ating kapaligiran ngayon? Oo, maingay dito. Mga kapitbahay, nagwawala habang paulan na po ang ating paligid. So kami ay Independence Day. Magluluto.
At ilalagay na natin yung ating atay kasama yung Thai chicken, right? So medyo malakas yung apoy natin diyan sa maluto agad. So at this point, pwede niyo na rin siyang lagyan ng salt and pepper para may lasa na. Yan, so yan yung ating weather ngayon. Kung nakikita niyo, medyo madilim-dilim ang ating langit at maingay-ingay ang ating mga kapitbahay. Sa baba, meron diyang mga nagbebenta at mga maraming bata na nakapaa. Ayo. Yan, yan yung weather. Very gloomy. Sensya na, wala pa kaming yung audio namin, hindi pa ganun ka-quality. And si Mikael na nagre-review ng nung kinakabisado mo. Ano yan? Panatang makabayan. Kalahati na yung kanyang nakabisado. Konti na lang, no, Mik, no? Hi ka sa mga fans mo. Hi, fans. Hi, fans. Hello, YouTube. Hello, YouTube. Sa kwarto namin ay nandito yung aking asawa na busy sa kanyang paglalaro. Ay, mga miming. Hello! Hello everyone! Sabi mo, hi everything! Good morning! Good afternoon! Good evening! Sabi mo, hi! My name is Rio! Diyan lang sila sa gilid kasi nilalamig sila. Hindi sila lalabas-labas doon ng bahay. No? Okay? Tulog yung isa. That's Denver. Hello, Denver! Hi! Balik tayo sa ating niluluto, mga kaibigan. Yan, busy at seryoso po ang ating chef ngayon na nasa kusina. Yan po. So, naglagay na po siya ng mahiwaga na pampasarap. Ang magic sarap. So, atay. Yan, ginigisa yung atay. Dito yung kulay, naging brown na. Ano yung lagay mo? Yung ano. Nilagyan ko siya ng oyster sauce. Konting oyster sauce. Parang kumalakas. Ah, naglagay siya ng oyster sauce. Good. Galing, galing, galing yung cook namin. Import. Tsaka? Nor pork. At naglagay din po kami ng hot dog. Okay? So, isasama natin sa pag-isa yung chicken, yung atay, at tsaka yung hot dog. Timplahin nyo na sa gusto nyong timpla. Pwede kayo magdagdag ng oyster sauce if you like. So, yung aming recipe ngayon, medyo ano na to? Mix na to kaysa sa original na recipe ng Lolo. Actually, wala talagang makakapantay dun sa recipe ni Lolo. Iba talaga yung kay Lolo pag si Lolo yung nagluto. Yan. Yan o. Sarap. And of course, with our pan, ang partner namin sa aming kusina. Wow. So hopefully soon magiging sponsor na natin si ano, si Chef's Classic. Abangan nyo guys yung aming mga sponsorship awards. So yan, excited kami kasi we're still working on it. Nag-iisip pa kami sa aming collaboration. Wow, collaboration video nakasama si Chef's Classic. So abangan nyo yan. Napaka-excited. Isa sa mga breakthrough namin yan dito sa Temporosa Kitchen. And habang nagigisa guys, actually nagprepare na din kami ng tubig na na mainit. Yung pinakuluan talaga kasi hindi kami gagamit ng tap water. So mas maganda kasi hot water ang gagamitin natin para mas madaling maluto ang ating rice. And of course, hindi magugulat yung ating nagisa na ng mga dito sahog. So yan, tips din, isa sa mga tip kapag nagluluto tayo kasi isasaing natin yung ano, yung ating malagkit. Okay, together with the sahog. Ayan, yung mga sahog na yan. So ayan. So, medyo sinisear lang natin ang ating mga ginisa, ang ating mga sahog.
Tapos ilalagay na natin maya-maya yung rice. So bali parang nagluluto lang din tayo ng ano ng kanin. Except may ginigisa tayong mga sahong. Okay? Paella. Parang paella, pero yung paella kasi sobrang dami talaga ng mga sahog na yun. New pork. Okay, pwede kayo gumamit ng chicken, pork, or pwede din maglagay tayo dito ng hipon. Okay. Dahil walang available na hipon sa aming talipapa, eh, wala. Better luck next time. So this time, dahil nagisa na natin, yan, gigisa din natin yung ating rice. Ayan, para mas malasa. Then also, paglalagay ng tubig, hindi yung bubuhos lang tayo ng tubig, guys. Of course, parang nagsasaing tayo. Yung saktong ano lang, tubig lang kasi maglalagay pa tayo dyan ng gatas. So, hindi kailangan na maraming tubig kasi yung gatas, liquid na yon. So, ibig sabihin, tatansya natin na pwede siya sa ating rice. Okay, makapagluto ng rice. Maglalagay na tayo ng water. Then, paunti-unti lang. Masyadong madami. Okay. Naamoy ko. Ang sarap na nito, guys. Pwede siguro ito. Yan. Sarap po. Iba na yung kulay niya. Yum. Yum, yum, yum. Yung tubig. Okay. Hihinaan na natin yung ating apoy. Okay? Kasi this time, ito na yung time na parang isasaing natin siya. Hanggang sa maluto yung rice. Happy Independence Day, Philippines! Yung ating cook, guys, gusto ko lang sabihin, single po siya. Sa mga nagmamagandang loob at maganda ang loob at hangarin po, kapatid ko po. Single. Professional. Maganda naman, matangkad, pang model po. Katawan. Ayan, guys. Cookie edition with the, ano? A few moments later. Tayong hard-boiled egg na hindi na hard-boiled. Medyo fake. Pero okay din. Kakain na! Kain tayo, guys! Kain tayo, guys! Mama! Oh, si daddy muna yung ano. Laging putol ang ulo ko. Pusa-pusa. Perfect pang merienda. Actually, ito yung palagi niluluto sa mga sa probinsya. Ito yung palagi niluluto pag may birthday, kumari, may kasal, ganun. Dito nawawala. Lalo-lalo na kapag birthday ng lolo, nire-request talaga namin ito ng mga ating pupunta ko. Kamis lang si lolo. Ito yung magluto. Ito yung mama ko.
Kain! Hey guys! Mick! Ito yung Balenciaga. Pag kumakain ako nito, naalala ko pag nag-aattend ako ng birthday. Ito birthday. Lagi kinukuha. Pag birthday party, oh, ganyan lagi. Yun, so kakain din ako. Kamu na sa baba. Ay, sorry. Mahirap, wala pa talagang stand. Nag-order na ako ng stand sa Shopee. Huwag kayong mag-alala, guys. So, magiging okay na din yung lahat. Lagi pong puto lang ang ulo. Harap. Sabang lasa. Malasang malasa siya. Tapos may tutong. Yun dati naalala ko. Pag nagluluto ng Balenciaga, nag-uunahan kami niyan lagi sa ano. Yung dukot. Shout out sa mga nakakaintindi ng dukot. Yung tutong, ito. Yung nagbabrown. Medyo sunog. Yun talaga. Masarap. Mabang lasa. So yun guys, kung nagustuhan niyo yung recipe na to, kung gusto niyo yung recipe na to, check niyo yung description box ng video namin. Andun yung mga ingredients, yung procedure. Tapos na-enjoy, I hope na-enjoy niyo din yung vlog. Sana na-enjoy niyo yung vlog. So don't forget to subscribe if you want. If you want to subscribe on our channel. Kung gusto niyo lang naman, kung trip niyo, okay lang din. Kasi amin, trip lang din namin to. Kain tayo. Again, see you again guys on our next vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye!